Ating game number 2 dito sa isang matinding series between OG and Team Liquid, and this is still the DPC EU Region Upper Division. At syempre kami pa rin yung shoutcasters nyo for this series. This is JB. And this is Dan. Basic na basic lang. So syempre sa mga kaka-tunin lang and kanina pa nanonood na hindi pa nakapag-share ng stream. Madami pa rin nag-share. Share na yung stream natin basic guys. Lang. Katulad na ito ni Boss Jumar. Oh. Villalobos. Ayan. Ayo. Share mo na yung stream. Share mo na yung stream natin, boss. Sino nalo game 1? Ayan, kita-kita mo, OG. Ang nalo ng game number 1. And speaking of OG, ganun ulit yung draft nila. This time around, Alchemist. Will this be a... tawag dito, post-3? Na Alchemist? Mm. So tingnan ko, ganun ulit. Pero binanan ng Liquid yung mga carry na pwedeng bigyan agad ng Aghanims. Apat na carry ito eh. Oo. So I think may possibility itong Alchemist baka i-transition na nila into carry. Baga yung gawin nila. Dito naman malabo. And Team Liquid, kumuha sila dito ng dalawang ano, yung kontrapelo na hero, kinuha nila parehas. Pak-chat ng Void Spirit, di ba? Tama. So ayun yung ano eh, yung magkano talaga, mga magkatapatan usual. Pero sila nang kumuha niyan. What would happen dito? Will OG? Sino kayo ba nila dito? Will OG ban some carry or... Siguro isa pang core. Will ban nila dito? Beastmaster. So yung basa nila dito sa Void is sa tingin ko mo ang hero na ito ni, ano, ni Koifa. Koifa. Tapos yung ano, kay Taiga. Yung pero pack. Kasi pwedeng gawin nila dito offlane Void Spirit tapos post-port na pack or vice versa. Offlane pack, then post for Void Spirit. Okay. May LD kaya ulit sa ting common possibility na mag-down draw it. Pero, Death Prophet. Pero ito, kahit mag-OD yung kabila, anong mas okay pa yung ano? Ay, OD. LD. Ah, LD? Sa ting ko, there's a problema kay Death Prophet kahit ginangat-kat siya ng nakalaga ni Lone Druid. May sustain eh. May sustain, may spirit sa iPhone eh. Kaya kumbaga, yung LD dito parang second option na lang siguro ng Team Liquid. Hindi na yun yung magiging ano. Kaya siguro naging problema kanina ng Liquid. Kaya medyo nahirapan itong si Koifa dun sa game number 1. Kasi apat na heroes melee. And yung apat na heroes na melee na yun, hindi yun yung parang tumatakbo agad sa teamfight. Mapalag yun, tumatayo sa teamfight. Kaya itong Lone Druid kanina ni Koifa nung game number 1, hindi siya masyadong kumbaga hindi masyadong makapag lifesteal doon sa spirit link kasi yung apat na course nga is hindi naman tumatakbo, pumapalag. And ayaw ni Lone Druid yung mga ganung ano hero na pinapalagan siya, nilalabalan siya no? Gusto niya yung mga hero na tumatakbo para ramdam yung damage output and hindi siya napapanish or hindi siya napapatay. Mahilang kasi talaga yung isang Lone Druid together with this bear pagkakasakaling ka nung ginawa . Diba? Pero anyways, Team Liquid is looking for their third pick dito. Pwede silang kumuha ng post 5 nila kung sakali or another support. Tating ko ba Oracle na to? Oracle? Or... baka agawin nila yung Abaddon. Pero sa tingin ko hindi pasok sa draft nila Abaddon. Kasi parang i-dispel mo lang is yung loot. Ay, Enigma. Enigma? Enigma ni Taiga? O I think baka insane niya. Insane niya? Baka ganun. Kasi diba nausangan na rin ngayon yung Enigma post 5? Oo, sabagay. So, may possibility na itong sensei niya ba napapractice ng Enigma. Pero dati kasi, kung Demon ay na hindi uso yung position 5 na Enigma, basta nakakita ka ng Enigma sa sign of Liquid, mati kay Taiga na yun eh. Kay Taiga? Oo, yun talaga yun eh. Pero kasi, pack din dito, kumbaga isa din sa nakatata kay Taiga. Tama. Diba? So, either of the two, pwedeng magamit. So, yun nga, mga kaibigan, share nyo natin live stream. Shoutout kay Boss Reggie Dalisay. Magandang gabi sa'yo. Magandang umaga. Siyempre, shoutout din sa ating sponsor, PNXBet. Predator. Pag pwede pang humabol sa bet, punta tayo sa PNXBet, use our code LuponWXC. Pag may katanungan, PM lang sa page. And pag bibili ng voucher, PM kayo sa page para iwas scam. Siyempre, sa Predator, Steel Series, and siyempre sa The Armory. The Armory, mga kaibigan. Tapos ko lang sa para kita. Halay. Yan. The Armory. The Armory yan. Naka-jacket lang ako. Naka-jacket lang. Malamig. Malamig kasi. Tama. Okay. Pero, okay. Speak of The Armory, yung mga Civil War na merch, siyempre, di ba? Marami nang ang nakaabang ngayon na Civil War merch doon. Bili na kayo, mga kaibigan.
And makikita nyo lang yun sa Shopee. Pwede kayong order doon. Or sa Facebook. Search nyo lang The Armory. Ang painit lang, boxing lang daw sabi dito ni Kuya Nick. Pero DK for OG. DK? Ano to? I think baka ano to, DK ni Seb. DK ni Seb? So, or baka DK ni Thompson? Kasi kung gagawin, kumbaga maganda kasi yung DK na mid against Pac. Kasi di ba usually si Pac around 7 minutes, 6 minutes, 8 minutes, nagro-rotate yan sa sideline para tumulong basta meron siyang dream call na available. And syempre, DK, isa sa mga heroes na mabilis mag-push. So pag itong si Pac na mid laner, nagro-rotate sa ibang lane, ipupush niya yung DK yan, di ba? O ipa-force niya na ma-push yung middle lane tower para in terms of objective, lamang na lamang sila. So ito, Timbers or pick for the side of Liquid, ang gandang ganda fourth to. Pick against Alchemist and DK, di ba? May ipupunit agad dun sa dalawang hero na yun. And kung tinan mo ito, based sa draft na Liquid, so matik itong Timbers, hindi mo pwedeng support yan. Offlane na talaga yan. Or carry, para malabo para sa akin na gawin carry nila itong Timbers. So I think itong Timbers offlane, post 5 yung Enigma, mid yung pack, post 4 yung Void Spirit. Ah, yun yung nakikita mo, Void Spirit, post 4. Or, pwede. Kasi parehas kasi itong pack tsaka Void Spirit pag sa mid eh. Parehas silang ano, eh, Space Creator na hero. Yung mabilis agad mag-online and pwede agad gumank. So kahit siguro, sino yung makatapat dito ni Thompson, kung siya yung DK against sa mid, yung Void Spirit man or pack, basta mag-rotate yung dalawang heroes na yan sa sideline, mapupush na mapupush dito ni Thompson kung siya yung magdi-DK. Pero kasi kung titingin mo kasi mukhang siya na nga yung magdi-DK kasi di ba usually nakikita natin ngayon sa Europe. Oh, tama, sa Europe. Etong Death Prophet, hindi na siya ginagawang mid eh. Batas talaga offlane o position 5. Sa totoo lang. Ang nilalaro ng Death Prophet dito sa Europe region. Mas madali na din kasi yung ano yung Death Prophet sa ngayon. Taga-silent, swarm, sustainability, pero uy. Nagulat ako sa doon sa ano, sa tunog ni Windranger. Pag binaban, no? Parang ganun eh. Paano? Parang na-echas lang siya. Shoutout dito kay, ano to? Bods, Body. Shoutout Body. Pasyarat naman mga sir, pampagising lang dito sa work. Magandang gabi sa inyong mga idol. Magandang umaga din dito kay Carl Gutierrez. Tsaka kay Jerome Wakalya. Ayun! From New Jersey, USA. Oy, yeah. Grabe naman. Magandang pero Razor, gabi. Pick for the side of Liquid. So they're expecting carry that this is a carry Alchemist. Ah, tama. Diba? Pero kasi kung titignan mo dito, tatlong heroes to na hindi masyadong mobile. So, sulit. Malaking chance na masusulit yung static link na dito. Static link indeed. Yep. Teka lang. Pero, siyempre... Oh! Choose your hero. Teka, ano tong Aquardin? Carry to or mid? Feeling ko... Thompson na tagagamit. Teka rin. Ah, Thompson na Aquardin. Thompson na Aquardin nata to. So, tama nga. Mid one carry. DK carry. No, Seb Alchemist pa rin. Pero ganun ginawa ng OG. Kumbaga, siyempre... Kung yung draft nila kanina is talagang Alchemist carry tas DK mid, malulugi sila against Razor. Kasi dalawang melee sila na walang mobility, yan. Na walang pasagot doon sa static link. Mm. So ang ginawa nila dito, etong Alchemist, ginawa nilang offlane pa rin, DK yung naging carry, and pumix sila dito ng isang range hero na core, na Aquardin, na walang pakialam kahit pa static link siya. Kasi meron naman, pwede namang bumili itong si Thompson ng Hurricane Bike. Tsaka kahit papano, yung Aquardin, mataas yung attack range niyan. So, hindi mo siya masisipsipan ng basta-basta. Diba? Truly. Ang pwede lang talagang pumasok sa kanya sa backline should be Void Spirit together with Puck. Si Timbers, hindi niya afford maglalim ng masyado eh. Baka meron siyang kalagyan. So, si Mickey magpo-Void Spirit, parang ginagawa ng Liquid dati, pero feeling ko, itong Void Spirit mid to. Kasi kung Razor versus Aquardin sa may mid, I think medyo malulugi yung Razor. So maganda yung ginawa nila dito instead na si Koifa yung yung Razor yung gagawin nilang mid, minove nila itong si Koifa into Razor na safety. Okay. Tapos si Mickey yung magmi-mid na Void Spirit. Well, regardless, mga kaibigan, let's now share our stream para dito nga sa Game 2. Pero bago ang lahat, ipapakilala muna natin ang mga mandalaro. Para sa side ng OG,
Andito si No Tail sa kanyang Death Prophet, Mid One on Dead DK, Seb sa kanyang Alchemist, Saxophorubic, and Topson sa kanyang Arc Warden. Ayan, sa'yo naman dito, ng Liquid, we have Insania sa kanyang Position 5 na pack. Koifa on his Razor. Ayan, Mike sa kanyang Voice Spirit, si Boxy on his Team Mercer, and Taiga sa kanyang signature hero na Enigma. Yow. Okay, okay. So, magandang gabi sa inyong lahat. Actually, good morning na nga. Nagugulan ako eh. Pero, eh na. Hindi naman tayo magugulan dito sa magaganap na to. Ang kita natin, si Boxy, maganda yung posisyon. Mm-hmm. Diba? Teka, kasi yung word dyan, yung nilagay sa aircraft. Uy, may andyan pala si Eugene. Shoutout kay Eugene, no? Ayun. Ano nga, nasa Sogo nga. Di ba sabi niya kanina? Oh, kala ko ibang Eugene yun. Nasa Sogo, si Eugene. Uy. Aso yun. Tino mo yung post niya. Ay, walang ano, walang bahay. Pero teka lang, ito na nga, mga kaibigan, yung si Boxy, ikinakahon ng maaga-aga dito ng OG, so he's being arrested too well, pero... Interesting. Mapapapacepan ka talaga eh. Change oil siya, idol. Ay, ako, Eugene. Papalinis ng tubo. Sipi mo, papa-change oil ka, pero wala kang sasakyan. Ang galing mo, Eugene. Pero teka lang, ito na. Mga kaibigan, tignan natin yung ating bakbakan. Let us now share the stream dahil maganda-ganda nga yung ating game. Topson on this Arc Warden, will it be effective? Iyon yung tanong eh. I think sa ganitong matchup, hindi ko masyadong nakikita itong matchup na Void Spirit versus Arc Warden. Pero I think for this matchup, medyo pabor si Void Spirit. Lalo na pag siyempre pag level 6 itong si Void Spirit, kaya niyang isolo kill itong si Arc Warden. Okay. Diba? Dito ako sa bahay. Bakit? Dito sa bahay, tapos nag-change oil. Tapos na mong pa-change oil. Lumuwi na. Ano na ba yun? Diba? Eh, syempre, mga kaibigan, tingnan natin kung ano ba mangyayari dito ngayon. Mid one, may kunat siyang taglay, pero inunan niya ngayon, ano eh, Dragon Tail. Alam mo yung tawag niya sa mga ganyan? Yung after work, hindi umuna uwi ng bahay? Pagpag. Hindi. Pagpag yun, pagpag. Rumon Henley. Ha? Rumon Henley. Ah, Rumon Henley. Biglang liko. Okay. Biglang liko lang. Biglang liko lang si Idol. Tama. Pero, yun nga, medyo na off topic tayo at balik muna tayo dito. Itong si Enigma, ganda nung ginagawa niya. Nag-jungle. Pero maganda yung ginawa dito ng OG. Nag-adjust sila ng lane kasi ginawa nila dito, si DK nag-lane dito sa may top para hindi siya ma-pressure ng Team Verso. Kasi syempre, kung DK versus Team Verso yung magiging lane or magiging matchup sa side lane, lalo na sa side lane, syempre si DK may kasama siya sa XP. So, mas lalo madodominate ng Team Verso. Hindi diba? Lang yun. Alchemist, ito yung sandigan niya eh. Ah, tama. Ito yung sandigan niya, which is yung farm. Ngayon si Saxa, wala siyang isa stack kung inuubos ni Taiga. Tama. Diba? Yun lang yun eh. So, medyo mahihirapan, pero mid one, minus 34 damage. Pero, moment. Para sa akin, okay lang ito eh. Kumbaga, mas pipiliin niya nakatapat si Razor kaysa kay Team Verso. Kasi kung si Razor man ang katapat niya, sisipsapan man siya ng damage, pero, hindi siya mamamatay. Ah, so, like kung Team Verso yung katapat niya, maaras na siya sa lane, may possibility pa siya mamatay. Yan. Diba? Okay. Kaliyon ko yan. Okay. Naglalabasan na yung mga siraulo dito pagkagantong oras talaga. Sabi ni Yan, Jin, ang bait-bait daw niya, kain habang nood. Naku, parang pali yun. Delikado. Delikado, pero mas delikado dito ngayon itong si Saxa, mga kaibigan. Napapanis siya dyan, though Boxy won't be overextending. As he is a very si Topson. Dedicated player. Pero Topson might be taken into the first blood. That's gonna be McKay getting that one. Kaso, mamamatay din si Koifa. I mean, si No-Tail. Si No-Tail. So, dalawang hero agad. Patay dito sa hindi ko in-expect na si Taiga, level 2, rumo-rotate. Pero ang gandang rotation for Taiga. Totoo. Dahil nabigyan itong si Arc Warden. Pero ano kasing gagawin yun, di ba? Arc Warden, in terms sa last hit, okay, yung last hit niya dito, and gusto ko yung ginawa dito ni Arc Warden, bumili agad ng raindrop. Para di siya masolo kill ng Arc Warden. Yan, pero Saksa. Ito mo, Saksa nangangayaw dun sa conversion. Tama. Napakasayad ng mga idolon dito. Saka ito kasing conversion dito ni Enigma, na buff to eh. Dati kasi, yung conversion, alos katumbas ng cooldown ng conversion yung duration.
Ah, okay. Dati kasi 35 yung duration niya, tapos 35 din yung cooldown. Cooldown, oh. Eh ngayon kasi, ayan, oh, 35 yung cooldown niya, pero yung duration niya, 5, ay ano, 40 seconds. So may 5 seconds ka, ano, nadagdag na oras, di ba? Buffer. Mm-hmm. And enough yun para makapag-refresh nga yung mga idol. And as we all know, mm-hmm, as long as nag-hit yan, nagre-refresh yan at medyo dumadami din sila. So tulad ng ginagawa ngayon dito nitong si Taiga, di ba? Kaso wait lang. Bias kasi okay yung team. Enigma, enigma. Hindi kasi pag offlane, yan ang madalas pinipick ko ngayon. Ah, offlane. Wala, sarap lang maglaro ng enigma. Lalo pag naka-Aether Lens tapos aganim shard. Grabe nga yung shard nun eh. No, na may vacuum. Para may ano, gravitational pull. Yan. Naku po, maganda-ganda nga yun. Pero talagang ano na siya yun, yung pang space na hero. Mm. Kasi may black hole na tapos may ano pa, parang ganyan, gravity pull. Yes. Pero wait lang, Mikey on that midnight. Uy, going, si doing good, pero No-Tail, yes, will once again fall down. Kaso ang kaibang kasi nito ano siya eh. He's a support lang. Position 5 lang na dead profit yan. Pero syempre, gusto mo to. Na maganda yung start dito ni Koifa. Razor. Oo. Mm. And kung tingnan mo, yung last seed dito ni DK, although hindi siya namamatay, pero nape-pressure siya ng todo-todo. Magsa sa last seed, kasi 17 lang yung last seed niya dito. Uy, saksa. Saan punta dyan? Medyo out yan, Lods. Maka-iipit siya dito ngayon is just man fighting itong si Boxy. Wala, ipit na eh. Minama na lang pero eh. Si Thompson. Naku po, Thompson might fall down once again on the mid lane. There's gonna be the kill going for Miki. Anong masasabi mo dito? 5C ito. Ganda ng simula dito ng Liquid eh. Kasi kung tingnan mo dito yung mga ganong kill, yun ang parang nagpapa-enable dito sa side ng Liquid para mapanalo nila yung tatlong lanes. And para sa akin, pag napanalo nila yung tatlong lanes, oh, mahirapan itong si Seb na makapagbigay agad ng aganims dito kay... Siya ba bibigyan ng agad ng aganims? Arquardin? Arquardin ba? Bibigyan ng aganims? Eh, hindi naman ganun kaganda yung aganims ni Arquardin. Yung ano lang yun, spike rate, na pag tinamaan ng isa, dalawa tayong... Mid one? Ano nga ulit yung ano? Aganims nung spike, nung ano, nung Arquardin? Basta sa spike rate yun eh, hindi na dun sa... May lalabas ano, may lalabas pang isang spike rate ata pag tumama. To spawn ang new spike rate after yung pang... Yun nga. Ah, okay. Isa lang pala. Okay. Pag tumama, meron pang isa. Pero may delay din. Oh, 3 seconds delay yun. 3 seconds delay din. So, ayan, para sa akin, hindi ganun ka-game-changing na Aghanim's upgrade. Ay, Aghanim's upgrade, yes. Pero mas sulit siya siguro kung kay DK. Ah, para yung ano na lang. Dragon Form? Dragon Form. Tsaka yung... upgrade? Yung parang na... para siya naka-Firefly. Na, ah, okay. Dumandan sa mga cliff. Oo. Oh, wapakils lang sa obstructions. Tama. Okay, pero ngayon naman, No-Tail tsaka si Saksa, nag-join force. Nag-join force na sila dito. Mm-hmm. Kaso, ito yung isa sa mga indication na maganda yung simula ng isang team verso. Na-abuse yung catapult and ano, nakakuha agad ng early objective. And yun yung nagawa dito ni Boxy. Uy, but wait, there's gonna be Boxy being too tanky. Rumaragas ang lata, makukuha na itong si Saksa. Pero, Mikey trying to play around. There's gonna be the Astral in and out. He's got the double damage. Spark rate will be up and open. Insania will cast the, wow, that one for him. Thompson might fall down. Naipit doon sa may loob ng Midnight Pulse. Wow. Mikey still alive. Insania taking down Thompson for a double kill. No-Tail will be taken down as well. Sep will fall as well. Naku po. 9-0 ang ating current score. And Team Liquid is dominating OG at the moment. Grabe naman si Insania dun. Napaganda na ginawa dun ni Insania. How, kumbaga, yun yung naging rason. Kaya nabuhay itong si Mikey sa mid. Kasi sinalo niya halos lahat ng mga spike rates na binitaw dito ni, wow, Thompson kanina. Ay, oh, parang ano nga, kanina dun sa scenario na yun, parang isang spike rate lang, patay na si, ano eh, si Void Spirit. Diba? Pero dahil dun sa tulong ni Pac, and sa tulong na rin ng double damage, nakakuha itong si Thompson. Totoo. Eh, kasi mapapawaw ka talaga dun. Kumbaga, kill na yun para sa OG. And nakatakas pa, naka-turnaround pa sila. In fact, they did a great job as well. Nah, diba? Gandang play. And nasusulit kasi ng Team Liquid yung kanilang draft ngayon. They're utilizing it. Parang ano eh, kasi sa side ng Liquid, wala sila masyadong magandang individual plays, yeah, sa ngayon. Puro teamwork yung mga pinapakita nila dito, mga plays. Oo nga eh, no?
And si Enigma, sobrang aktibo sa mid. Tama. Teka lang. And sa inya, nandito lang sa may top, sa may dead lane, para okay. Kumuha ng XP and i-delay yung push. And si Timberso nandito na. So, knowing na si Timberso, maganda yung start niya dito. Mapapushin itong OG. Sustaining himself, he's being slowed down, he might fall, and yep, I guess that's gonna be a kill for Koigfa. Mid one, just TPing away to safety, so out na lang muna. Parang gagawin dito na OG. Kung nasan itong si Timberso, alis muna tayo dyan. At this point, hindi natin kayang patayin itong si Timberso. So, ayan muna natin si Timberso na gawin yung gusto niyang gawin. Basta, umiwas muna tayo dito. Kiboxy. Yan, nga yun, no? Pero ito si mid 1, nananakit doon sa alaga ni Taiga. May necrobook level 1 na. Ay, mista naman daw dito ngayon si Seb. Kaso TTP lang yan sa kum. Wala naman po, Miguel daw. Muntik na siyang maburst. Sabi nila dito, may first game syndrome daw talaga ang Team Liquid. Kumbaga, dati silang Alliance. And yung Alliance, may first game syndrome na nadala nila hanggang dito sa Team Liquid. Di ba parang ganun eh. Sila ata yung isa sa ano sa mga puma first game syndrome din dati sa Alliance bago sila Nico Baby. Di ba? Ganun din yun eh. Doon din nakilala yung Alliance eh. Pero wala. After ng game 1 naman, makikita mo na kung gaano sila talaga ka-stable eh. Hmm. As we can see here. Naman, sa game number 2, di ba? Bumabawi itong Liquid. 1-10 yung ating score and 6K. Mm-hmm. 6K! Ayun. Ang kalamangan ng Liquid against OG. Parang ngayon ko lang nakita na sobrang ganito kabihay ang OG. Kaso, sa isang team. Talagang dinedere-derecho ng Team Liquid ngayon yung OG. Si and etong si Koigfa naman, babawian ba? But with the black hole committed, the turnaround is so good for Team Liquid, mga kaibigan. That's gonna be double kill for Mickey. Ulat. Almost team wipe yun. And pwede kang ma-team wipe dito dahil nga pwede din nila makuha itong si Rubik. And yes, that's gonna be a team wipe. Ang sabi mo lang ng almost team wipe, ayan, pinagbigyan na ng Liquid yung kahilingan mo. Team wipe na nga nangyari. And dahil sa kalamangan or sa nangyari na engagement na yun or yung mga pick-offs, kanina 6K lang kalamangan dito ng Liquid. Pero ngayon, 9K na yung kalamangan. 9K na, oo. Isipin mo, yung post-pair dito ng Liquid, which is itong si Taiga, mas mayaman pa dito kay Aquarden. Doon sa tatlong core na OG actually. Mas mayaman pa yung position core. Nako po, Topson. Kinukuha ngayon dito. There's gonna be the Malefice into that Aether Remnant. Beautiful, beautiful, beautiful play. Right at this point, parang gagawin na lang dito ng OG. Pag doon muna sila lumabas ng mapa. Mag-defend eh. Oh, pero ito si Koigfa, delikado ah. This is just the kinetic... Hindi, dito kinetic field eh. Ano ba ito? Hindi. Yung plasma field. Plasma field. Yan. Skip po, nagugulo na ako sa mga skills nila. Pero teka lang. Itong si Seb, maubusan na ng mana. Kahit kalampagin niya dito, itong si Koigfa medyo baliwala. Makakapag-ipo naman siya na sa man and love for the stun, pero patay pa din siya dyan sa kamay. Itong si Koigfa mid one will just man fight si Puck. Si no low kill indeed. Koigfa getting a double kill as he finishes off itong si Saksa. They're not yet done. They wanted to take out itong doppelganger. Or patay ba? Makuha ba ni Bang? Tempest double. Ayan. And that's gonna be a money. 180. Gonna be money para dito kay Koigfa. And dali pa nga yung original. Mapapatay pa siya dyan. And sana, ano, no? Sana mabulunan yung mga nag-spoil dyan sa atin. No? Sana mabulunan kayo ng tatlong buwan. Diba? Yung mga nag-spoil dyan, di ko alam. Eh, paano mabubulunan tatlong buwan? Eh, kahit isang linggo pa lang nabubulunan, dedo na yun. Hindi. Patuloy-tuloy mabulunan. Baga araw-araw sila mabulunan sa lahat ng kinakain nila. Diba? Huwag sila mamatay. Bayaan mo sila mabulunan for 3 months. Basta mag-suffer, no? Eh, ano ba nakukuha nyo sa pag-i-spoil? Hindi ko lang talaga mawari. Diba? Feeling analyst na ba kayo nun? Kaso, teka lang, si Saksa, masasaksak mga kaibigan dito ng tropang Team Liquid. Pero minus 1 na nga dito ngayon ni OG, so medyo mahirapan sila si Boxy. Medyo makunat, pero mapapatay pa din naman dito ngayon itong si Topson, pero patay na nga itong... si Art Warden, mid one will follow, triple kill for Mickey, and they're not yet done, they're playing around there, no tail might be bursted down, ultra kill for Mickey, and Seb,
might be finished off as well. The GG will be called rampage. And the rampage will be given to this void spirit. Finally, nasagot nila itong offlane na alchemist. And para sa akin, maganda yung ginawa ng Liquid dito sa second game. Kung paano nila in-adjust yung draft nila. Lalo na sa mga bans. Nag-ban kasi sila ng after dun na ma-pick yung Rubik tsaka Alchemist. Nag-ban sila ng tatlong carry na binabuff usually ni Alchemist pag binibigyan ng Aghanims. Like yung Monk King, yung Juggernaut. Ano pa ba isa? I think Troll. Ata yung nakita kong isang binan ng Liquid. So, dun pa lang sa adjustment sa draft, maganda yung ginawa ng Liquid. Plus, etong teamwork. Para sa akin yung teamwork. Yung ginawa ng Liquid dito sa game number 2. Kung paano nila tulungan yung isa't isa, lalo na etong si Taiga, yung level 2 rotation niya kay Topson para mapatay si etong si Topson. Thus, after nun, yung isa pang tulong na ginawa ni Insane niya dito kay Void Spirit naman para mabuhay. And dahil sa mga teamwork na ginawa ng Team Liquid dito, is yun, nag-snowball yung laro nila dito. And for OG kasi, medyo greedy yung draft nila dito, lalo na yung last pick na Aquarden. Kumbaga, maganda siya in a way, kung katapat niya sana, Razor, sa Razor, may gitna. Kaso Void Spirit yung katapat niya sa may gitna. Maganda ng adjust nung ano eh, nung Team Liquid. And hindi lang yun, kasi hindi lang yung adjustment na yun yung masasabi kong key factor kung ba't nanalo yung Team Liquid eh. Yung mga rotations dito ni Taiga, hindi sila na mahinga sa mapa eh. Tama. Hindi nila hinayaan na magkaroon ng breathing space yung nga pong si Topson or yung core heroes dito ng OG, which is mad props for the Team Liquid. Pero knowing OG, ito sa mga team na hindi agad nagkakaroon ng GG. Pero para sa akin, good call to kasi parang wala nang patutungan yung laro nila dito eh. Kasi talaga wala, hindi na sila literal na makalabas sa mapa. Napapanish na sila dito ng Liquid, kaya kinala nila agad yung GG para makabawi na sa ano game number. Game 3. Oh, in 13 minutes call. This is the fastest dito sa EU region. Fastest ba? Ah, I think fastest ka kasi yung naka... Yung tsaka kapon, sa buong DPC. Kapon kasi, para sa akin yun yung fastest. Kung hindi yung nag 13 minutes, yung ano, yung kung di nag 13 minutes call itong OG, yung kapon na laro ng BP versus, nakalimutan ko yun, basta ano yun, yung post for CIS. Yung post for Oscar yun na 15 minutes, tinawag na agad yung laro. Ah, 15 minutes. Okay. So, pero ayun, that being said, magi-game 3 tayo mga kaibigan. Ito nga, yung ating DPC 2021 Season 1 Europe Upper Division. This is gonna be between OG and Team Liquid, who will be the one to get or to take this series. So, syempre kami pa rin yung shoutcaster nyo for this one. This was JB. And this is Dan. We'll break back.